This week, we're answering your questions, and if you have a question of your own, do send us a private message. And here's our question for today. Dear Kuya Caloy, ako po ay isang miyembro ng aming church at natutuwa po ako dahil active dumalo ang aking apo sa children's ministry. Pero at the same time, nalulungkot din ako dahil ang mga anak ng isa naming elder ay hindi man lang nahikisali sa gawain sa iglesia. Hindi dumadalo sa Sunday school. Pinakiusapan ko na rin siya na hikayati naman niyang makilahok sa gawain ang kanyang mga anak, lalo na't leader pa naman siya sa aming church. Paano po ba nadideal ang mga gayetong issue? Kapatid, ako po ay natutuwa na aktibo kayo at ang inyong pamilya sa inyong simbahan. Nakakatuwang marinig na tatlong henerasyon na kayo sa inyong church at ang inyong apo ay aktibo sa children's ministry. Sana po ay magpatuloy po ito. Tungkol naman sa inyong elder na ang anak ay hindi sumasali sa gawain, marahil ay may mapupulot po tayong aral dito sa sinulat ni Apostol Pablo sa kanyang disipulo na si Titus. Ang sabi po niya, nang inutusan niya si Titus na manatili sa nabubuong church sa Crete. This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order and appoint elders in every town as I directed you. If anyone is above reproach, the husband of one wife, and his children are believers and are not open to the charge of debauchery or insubordination. May mga binilin po si Pablo na qualification ng elders sa isang simbahan. Ito po yung mga nagsisilbing magulang o nakatatandang kapatid sa isang church. At sila ang binigyan ng responsibilidad ng mga laga sa mga miyembro ng church. At dahil sila ay nagsisilbing leader at ehemplo sa mga miyembro, may mga bagay na hinahanap si Pablo. Una, ang isang elder daw ay dapat above reproach. Wala daw dapat maipupula o maipipinta sa kanya. Alam po natin na wala namang perpektong tao sa mundo, pero dapat generally ay may maayos at marangal na pamumuhay ang taong ito. Ikalawa, dapat daw husband of one wife. Palagay ko, self-explanatory po ito. Ang ikatlo naman ay dapat daw ang kanyang mga anak ay mananampalataya. Dapat ang kanyang anak ay tagasunod ni Kristo. Dapat daw ay hindi rin mapulaan na hindi maayos ang buhay ng anak at hindi ito rebelde sa magulang. Dahil nga naman, kung ang isang magulang ay hindi mapasunod ang kanyang anak, paano siya magpapasunod ng ibang miyembro? Kung anak niya mismo ay hindi sumusunod sa pananampalataya ng kanyang ama, paano susunod ang mga miyembro sa pananampalataya ng elder? Kung ang anak ng inyong elder ay may hindi maayos na pamumuhay at nagre-rebelde, marahil dapat mapag-usapan ng inyong pamunuan kung dapat manatili ang elder sa kanyang posisyon. Baka maganda kung magpahinga muna siya habang inaayos niya ang kanyang pamilya. Ngayon, kung yung anak naman ay mananampalataya at hindi lang aktibo sa church sa mga dahilang hindi natin alam, hindi naman siguro ito dapat maging malaking issue. Alam mo, lahat po tayo may mga struggle sa buhay. Marahil yung bata ay may pinagdadaanan. Siguro ang magandang gawin natin ay alamin kung anong may tutulong natin sa pamilya ng inyong elder. God desires order in the church. But above all, God desires that His children love one another and care for one another. As we learn how to help one another as God's family, even as we help the elders of our church, do keep in mind, faith matters too.